guys, maaga ho kami nagising dyan kasi yung flight namin is kailangan maaga kami and siguro mga 12:01 kami dyan na gumising dyan mga maaga pa lang gising na kami and ayan yung kapatid ko nakahiga and may pasok din yun mga 5 o'clock in the morning and then yan hinihintay rin namin yung van magsundo sa amin. And dyan kasama din namin yung family ko, ang aking kapatid, ayan, at saka yung pinsan din ng, pinsan ko, ayan, side ng mama ko, ayan po. And din ho, nakasama dyan yung si Francis, yung pinsan ko, so kung asawa lang ay, ayan, ayan po yun yung last namin. Nasa sa bahay, my God, nakaka-miss ho dyan sa bahay namin, kahit pa paano, daming memories. And then, dyan ako nag-start, nagkaroon ng cat. Ayan. Good morning, guys. Ang vlog na ito, guys, is ako po ay pupunta ho ng Canada. And ako ay immigrant po. So, ngayong araw na ito, ang aking flight papuntang Canada. So, ngayon nasa airport na po kami ng asawa ko. Kasama ko ho siya pagpunta sa kanila. And yun, kakababa lang namin sa van. And dito, di ko alam yung feeling ko. Siyempre, bago ako umalis, pamilya ko eh, nipigilan ko yung iyak ko kasi nga ayoko ng drama. And alam nyo naman ho ako. Di ako yung masyadong inaano yung feeling ko nilalabas. Guys, inaano ko yung sarili ko para hindi ko sila malungkot. Pag-alis ko kasi ayaw ko sila umiyak. And sa makatwid, umiyak ko ang mama ko. So, hello kay mama po. And ingat po kayo sa Pinas. Lalo na, si Papa, alagaan nyo ang sarili inyo at magtulungan ho kayo sa mga problema, hirap at saya. And huwag ko kayo magpagulat, huwag siya masyadong mag-alala sa akin dahil kakayanin ko lahat para ho sa inyo. And kailangan ho na sumama ho ako sa asawa ko dahil kailangan naman talaga niya kung mahila how many years din naghintay din kami sa visa ko. And ayan, shout out sa inyo mama and papa and sa kapatid ko si Crystal, si Jenny Bates, sana alagaan nyo sila mama, si papa, lagi nyo tatandaan na pamilya ang laging uunahin bago ang sarili. Yun ang ano ko sa inyo and magkikita pa naman tayo sa pag after makuha ko yung visa and green card man tawag nila sa Canada and yun and ito guys ayun na so madali lang ako kami nakalabas at sa immigration sa Pinas and ayan habang naghihintay kami sa aeroplano
landing na kami guys. Sa dito na kami sa Hong Kong. Kaya nilakad ko doon ako. Para mabilis siya. Dami naman daan, may pataas, may pababa. Can't talk no more. Kami na lang ulit dyan. Naghahanap kami ng mga kainan bago kami maghintay sa flight namin sa pangalawa Hong Kong to Toronto. Ayan, mababa uong lakad naman dyan guys. Syempre naiya din ako ng vlog, ayun lang ako dyan. And ayan, maganda rin naman ako Hong Kong, pero sa tingin ko ay para siyang maliit lang ang ano niya, airport niya. So kahit paano alam natin mo ang sikat-sikat, hindi naman din naman mahirap hanapin dahil mayroon naman ang nakalagay dyan. Lagi nilang sundan ang nakalagay doon sa ano yung sa ticket niyo, kung ano yung number or gate na pupuntahan. We probably have a Louis Vuitton. You're there. It is there. Oh. Right there. Piling niya talaga. Louis Vuitton. And the board is here. I'll check the board. Okay, the time lang. Pag walang nakalagay ng gate. Time, Toronto. It's number 2. Number 2? Yeah. Okay, you want to go and leave the phone for? Oh, my God. It's going on. Gate 2 is left. Sorry. It's a short arrow. Oh. Of course. Ayun guys, palo lang sa araw. Singapore is big, too much big. Hong Kong is very small. Oh. Yeah. But Hong Kong is not big, it's an island. Oh. A very small island. Yeah. They don't have space.
Ayun ang mayroon, guys. Take a picture. Don't forget. Papasok na kami, guys. So, ayan. Take picture naman natin sa release, siyempre. Ayan, sobrang dami yung tao. So, ang number namin dyan sa number 72 or something like that. Ayan, naghahanap po ako, siyempre. Ang hirap din po, guys, kasi dulong-dulo kami. Pinakadulo. So, talagang nakatayo lang po talaga kami dyan. Nag-continue po. Saan kami pupwesto, ayan. Buti na lang may kasama ko tayo, so hindi tayo mahirapan. Ayan, grabe ang haba ng pila, tas may natapon pa dyang tubig dyan. Sa itaas, ayan. Ito yung breakfast namin, guys. Ayan, hindi ko na rin alam yung oras dyan. Siguro mga, hindi ko alam kasi pag alas 10 ng gabi, something. Ayan siya, guys. Masarap naman ang kanilang pagkain, guys. Kaso, meron silang binibigay na menu, pero hindi naman lahat nandoon. So, ngayon, kung ano lang available nila, sasabihin kung ano gusto mo, ibibigay nila. Thank you.
malapit na hotel yung papapa guys. And sa wakas, safe naman ho tayo sa biyahe. Ayan. May katabi ho ako dyan matanda. So, tatlo kami dyan. So, upuan. And siya ay nasa malapit sa pintana. So, ginawa ko na lang is gizoom ko na lang siya. And ayan, nakikita ko rin naman yung sa labas, sa salamin, yung ulap. Ayan, puno ng yelo pala sa ibaba. Ayan o, napakaganda ho. Puro puti yung nakikita nyo. And tingnan nyo rin ho dyan yung mga building dyan. Ang liliit. And wala ako nakikita ang mga puno. Puro ho mga, syempre, snow pala dyan. Winter pa lang ang pagpunta ko dyan. And so, malamig ho talaga. And yung pagdating ko ho sa, ano na, pagdating ho namin, paglapag namin ho dyan is, akala ko po naka-aircon or something. Yung pala, hindi po. Yung talaga yung, ang kanyang klima or yung ano niya. So, hindi na ho sila gumagamit ng kung mga machine na ginagamit pang ano sa lamig. So, yan, wala na hong aircon. And then, yan, nakababa na ho kami. And then, ayan, napakit na ho kami. And then, para kunin yung bagahe dyan. Tahimik lang ho ako kasi, syempre, nakakapagod and nakakahilo din sa biyahe. Ayan. And ayan, dito na ako sa Canada. Ayan, tuntun ko talagang lamig. Yung lamig pala. Sabi kong ganun pa na ako reklamo. And then, talagang laki din pala ng ano, lawak. And then, mababait ito ang mga tao dyan. So, wala akong problema. And alam na ng asawa kung saan kami pupunta, kung saan uunahin namin. And then, pumunta ho muna ho kami, pumila ho kami ng doon sa immigration, yung immigrant para interviewin. Ayan, kahit pa paano sa sinasabi ko sa vlog ko eh, wala naman hong problema at kunti lang naman tanong sa akin, ang tanong sa immigration sa akin is ano po ba? Wait po. Scan. Passport. Don't. Dito na kami guys. Baggage na kami para kumuha, kunin namin mga gamit namin. So, kailangan ko namin hanapin yung pink na bag. Ay, yeah, bag. Baggage. Pali dalawa, isang black at isang pink. So, ilang kilo siya is 23 kilo yung isa. Yung isa naman is 7 kilo lamang. Kasi yung mga damit niya, kunti lang naman yung dala niya. And ako yung pinakamarami, pero hindi na ako. Ako naghanap kasi, naglibot na ako kasi marami nang umbagi siya nakababa. So, nakita ko naman agad-agad dahil pink naman ho. Pero, sa makatwid is, parang sira ho yung, nasira ho yung bagahe ko. Talagang basag yung bag ko na bag. Pero magaan lang ho kasi yan, kaya siguro parang nakabalibag na lang ho siya. Pero pag mabigat ho yung sa loob, eh, siguro bihira ho yung galaw sa loob ng airplane siguro. Pero hindi ko alam yung ano nila. So ngayon tinawag ko yung isa para kunin namin yung bagay and then para makalabas na ho. Talagang araw na yun ay pagod na pagod ho kami. And sa araw na yun, yung isa din nasama din ang pakiramdam, ubo ng ubo. And buti naman ho ako hindi naman ho ako na hawaan sa ano. Hindi naman ho siya COVID. Huwag naman ho sana, pero
Ayan ho, sa sobra sigurong lamig sa klima lang siguro natin, kaya ayun. Kaya din sa Pinas, mainit and then lamig, ganun ho ang klima ngayon sa sobra. Ano namin? So ayun, bali, palabas na kami niyan and first time ko din. First time ko dyan na lalabasin. Kahit pa paano eh, ang bilis lang. Parang naglakad lang kami, kunting tanong lang naman. And ngayon, itatawagan ho yung kanyang papa para maka-parking siya at kung saan kami lalabas. And masundo na kami. And then, buti na lang eh. Di gaano mahirap pumasok. Sobrang marami din tao guys ha. Araw din niya. Ang tanong naman sa officer ng immigration sa Canada is independence ba ako? Or may anak ba ako sa iba? Or wala ba akong anak? Ganun lang ho ang tanong sa akin. And then yan lang. That's it. And then wala na ibang tanong. Then kinausap yung asawa ko, walit grito. After 3 weeks, matatanggap mo yung ang tao nila yung temporary PR, permanent resident. And then, yun na. Yung hindi niya. It's gone. You can put it back. Put it in your somewhere safe. It's your jacket. Yeah. That's why I told you. Have it ready. Can I put it here? Take your phone. Nahawakan ko sa lamig. May araw. Hawa ko lang ito. Hindi lang ginawa niya. Gi-close na hindi niya lang nag-vlog pala ako. Did you see white? Wipes? Then, white. May meeting pa siyang white. Hindi ko rin alam kung ano. I don't know. Cars. No. Ayun, sabi niya. Daw, so, ayun. Iganap-hanap ako. Ayan na guys, dumating na nga. Umiikot lang pala siya. And then ayan.
And then, di ko alam kung lalapit ba ako, ano. Basta nagbuhat na lang ako, anong mabubuhat ko dyan. Hindi ko mabuhat-buhat ang bigat pa. So, ngayon yung pink yata dinala ko dyan. And then, tumulong na rin yung father niya. And then, iyakap ko na ho dyan. Siguro, after matapos yung mga pagahe. And then, yun. Wala, sabi ko lang, yun pala siya. And then, inano ko muna. Binuhat ko na siya. And then, yun, kamay-kami. And then, iyakap ko. And then, hiya talaga ako. Hindi ko alam anong sasagot ko. Ganon din ang sinagot ko. Nakakatawa nga po eh. And then, yan, sabi ko nga, saan nga kami uupo o sa likod ba o harap? Ayan. Sabi naman yan. Front or? Daw. So, ayan. Both of us so, back. Gusto ko na kasi bumasok dito sa sobrang lamig na hindi ito maintindihan sa likod ko dyan. Antok na hindi ko maintindihan. Haggard na haggard po. Where? Ayan guys, sana gusto nyo yung mga kanyang dyan. And don't forget to subscribe and like po. Grabe, lamig. Sa mga Filipino po. Ayun po, nandito na ho ako sana. Marami akong mga friends pagdating ko dyan or dito sa Canada. And wish me good luck. Tama po ba? And ayan. Ayan po. And usap rin kami dyan. Talagang nakatingin lang ako sa labas. Ano ganito pala yung ano nila, ganyan. Kung iniisip ang ano pala, bakit ganun din ganyan, at ang liit mga building nila. Sabi ko, ganyan pa talaga, hindi siya katulad sa Pinas na may building. See you in my next vlog. Thank you.